2024 Suzuki Bergman EX. The good and not so good. Pag-usapan natin 'yan. All right. All right, it's a good afternoon again mga Lodi Bros. And it's me once again para sa isang vlog na naman about the Suzuki Bergman EX 2024. So, ano ba yung mga goods and not so good na mga bagay na napansin ko rito? Syempre ayoko namang sabihing mga the good and the bad or mga pangit. Syempre masyado namang baka magtampo naman tong si Shadow eh. Pero lahat ng machine, lagi natin binabanggit kaysa mga unang vlogs natin, hindi naman perfect ang bawat motor. So unahin muna natin mga Lodi Bros, kung ano ba yung mga good points dito sa ating Bergman EX. So unang-una sa lahat, ang mapapansin mo is yung stability. Yan, binanggit ko na yan dun sa vlog natin dito sa Bergman EX na to. Pero ito kasi yung vlog natin yung is more on parang summary after 5,000 plus kilometers. Ano yung mga na-observe ko talaga dito sa motor na to. So unang mapapansin mo is yung pagiging stable niya sa kanyang larger na rear wheel na naging size 12 na. So pumantay na siya doon sa gulong sa harap. Kung i-compare mo doon sa V1 na mas maliit ng konti, which is size 10. So, ang advantage nun is mas stable yung feeling kapag ililiko mo yung motor. So, ayan, ganyan, no? So, ano na yung feeling na hindi ka parang tutumba? Unlike before, na kapag lumiko ka tapos hindi masyadong mabilis yung andar mo, parang gusto kang itumba ng motor. Pero ito, dahil nga pantay na yung gulong sa harap at likod, parehas ng size 12, yung kanilang gulong. So kapag lumiliko ka, medyo andun yung feeling na mas comfort, alam mo yun, kung mas kumpiyansa ka. Yun ay opinion ko lang naman ha. Kasi syempre meron naman akong V1 before, so na-compare ko rin. In fact, doon sa vlog ko sa unang Bergman namin, yung white, nung pinalitan ko na siya ng 110-90-10 na gulong na V-rubber, almost pumantay na rin yung itsura niya sa gulong sa harap. So yun, naging mas stable na rin yung feeling niya. Yun din yung binanggit ko doon, na nawala na yung parang tutumba ka. So tulad nito, mga kurbada, yan, madali lang, mas kumpiyansa ako. Yun ang kagandahan dito. Yun, no? Ang sarap talaga kumurba-kurbada kapag ka, ano eh, yung feel mo stable siya. Then pangalawang nagustuhan ko sa Bergman EX na to is yung silent starting system. Yan, napaka sarap sa feeling na kapag pinipindot mo siya, yung hindi ka nang gagambala ng mga natutulog. Well, there's nothing wrong naman dun sa medyo maingay, pero syempre kahit sino naman, kung papipiliin ka between dun sa maingay na starting system, kung ikukumpara mo dito na pag pinindot mo eh swabing-swabe lang, syempre dito ka, ito ang pipiliin mo, di ba? Frankly speaking, let's just be honest, di ba? Mas pipiliin natin yung silent starting system. Yung tipong pag pinindot mo, halos hindi mo maririnig yung pag-start ng engine eh. Mafe-feel mo na lang na ayun, nagva-vibrate na siya and then umaandar na siya. Then pangatlo, ang nagustuhan ko sa Bergman EX is yung kanyang instrument panel. Yan. Kung mapapansin nyo, hindi naman siya yung sobrang laki ng pinagkaiba, pero may nadagdag na info, which is yung engine temperature dito sa gilid. And yun, yung for me, yung mahalagang impormasyon din, yung average fuel consumption, para nalalaman mo kung medyo matakaw-takaw ba yung driving habit mo.
Tapos meron pa siyang eco indicator na lumalabas dito. Yan o. Yan. Pag umilaw na yan, alam mo na, nakatipid mode ka. So pansin ko, pagka pantay lang yung kalsada, pagkatapos eh, ang average speed mo is like mga 55 to 60. Yan. O, umiilaw na siya. So yan yung pinaka gustong-gusto niyang mga speed. Tapos nasa almost 1/4 lang yung piga ko sa throttle. So yun yung isa sa nagustuhan ko sa Bergman EX 2024. Ganda ng view, di ba? Ganyan sa Palawan. All right. Ano meron dito? So isa pang magandang feature nito na I think na nagdagdag din sa pagiging stable niya is yung longer na yung wheelbase niya. So kung titingnan ninyo yung gulong sa likod, kung ikukumpara nyo sa V1, yung V1 kasi parang medyo maigsi yung itsura nung, yung parang pinaka swing arm niya. Ang layo ng agwat ng gulong versus dun sa kanyang tapalodo o sa mudguard. Kung ikukumpara mo sa Bergman EX na nagmukhang mas malapit na yung gulong sa likod doon sa tapalodo. So for me, medyo mas dagdag pogi yun eh. Hindi ko sinasabing pangit yung dating Bergman. Siyempre, nagkaroon din ako ng ganung motor. Pero mas pumogi pa siya tingnan. Then another feature na nagustuhan ko na in-improve nila rito is the USB type charging port. So no need for adapter na, no? Tapos meron na siyang light. Kahit madilim, sasalpak mo yung cable mo para i-charge mo yung gadget mo. So ang dali na lang ding isalpak kasi may ilaw na siya agad. So ano pa ba yung mga nagustuhan ko sa motor na to? Yung kanyang headlight. Kahit yung V1 pares lang yung headlight dito eh, pero ina-appreciate ko talaga yung bato ng headlight nito eh. I mean yung bato ng ilaw ah. Meron kasi kaming isa pang motor, pero yung ilaw niya sobrang parang ano lang, parang medyo para sa akin sakto lang. Pero nabibitin ako sa liwanag, lalo na kapag medyo long distance yung driving mo, tapos gabi, inabot ka ng gabi. Yung ilaw nito, oo, para sa akin pwede na. Malawak tapos maliwanag ang ilaw nito. So yan, i-check nyo yung video namin yan, no? Yung nagbiyahe kami yan sa El Nido. So 270 kilometers away mula sa aming bahay. Then nagbiyahe kami simula ng 6 PM. Talagang ano eh, kumpiyansa ako na kahit na tumatakbo kami ng mga 80 to 90 kph, malayo yung bato ng ilaw. High beam and low beam, maganda. So yun yung kagandahan sa motor na to. And then next, yung kanyang storage sa underseat. Ganun pa rin, ang lapad. Kasyang kasya ang isang standard size na helmet. Pero syempre, depende yun sa laki ng shell. Pero mostly ng mga sinubukan kong helmet, nagkasya naman sa ilalim ng upuan. So ano pang reason bakit bumalik ako sa Bergman? Ito. Yan, yung cruising position. Sobrang laking bagay nito, lalo na sa katulad ko na hindi naman sobrang laking tao ko, no, pero kahit papaano eh masasabi kong nandun ako sa taller side para sa mga average Filipino height. Okay na okay itong Bergman para sa mga medyo matatangkad na tao. Malawak yung knee room. Yan. Ang lapad. Tapos meron kang cruising position. So alam mo yon, yung dugo mo dumadaloy ng maayos. Hindi kayong parang cramped. Tapos parang ang sakit na rin masyado sa puwet. Dahil yung position mo halos yun na lang sa buong biyahe. Hindi ka tulad nito, madali ka mag-adjust eh. May gagalaw-galaw mo pa mo, may stretch mo pa. Kahit may angkas ako, talagang malawak pa rin or malapad pa din yung pwesto ko. Hindi ko kailangang ikompromiso yung pwesto ko para lang meron akong may angkas. So yun ang kagandahan dito. Isa pa palang nadagdag dito sa motor na to is ito. Yan o. Idling start and stop system.
So kung masyado kang mahilig sa mga features na nakakatipid, yan, para sa'yo yan. Pero para sa akin, hindi ko naman siya masyadong gagamit, ino-off ko na lang, ganyan, yan. Kasi parang ayoko nung pag nakahinto ako, may nag-o-off nang nag-off. Pag hinto ko after 3 seconds, mag-o-off na naman siya. So for some, hindi nila gusto yan tulad ko. Pero para sa akin, advantage pa rin siya na feature para sa karamihan. So ako lang naman yun. And then another reason kung bakit gusto ko ay Bergman pa rin. Bukod sa malapad ang ating knee room kasama ng gulay board, malapad din ang upuan. Tapos komportable dahil ang ganda ng foam. Hindi siya masakit sa puwet. Kahit matagal ang biyahe, magiging komportable dahil malambot yung upuan. Malapad, malambot, maganda yung quality. And also, one reason din kung bakit maganda itong motor na to, hindi lahat ng mga scooters ngayon ay merong kickstarter. May mga ibang scooters ngayon, karamihan, wala na silang kickstarter. So kapag nakaaberya sa power ng baterya mo, kakailanganin mo agad magpalit ka agad ng baterya or magpa-charge ka muna. So it will take a while bago ma-start ulit yung motor mo. Pero sa case ng Bergman, tulad pa rin nung nauna, meron siyang kickstarter. Kahit mahina ang baterya mo, tadyakan mo lang, so i-start na siya. And of course, last but not least, ang isa sa pinaka-importanting feature ng motor na to is yung pagiging matipid niya. So kung titingnan natin, ang ating average fuel consumption, 63.3. Sabi sa instrument panel. Pero gagawa natin ng review yan kung sa actual, pares ba sa full tank method yung magiging resulta. So check nyo na lang yung video. Meron tayong ginawang video about dyan. Accurate ba, tugma ba sa full tank method ang info na binibigay ng instrument panel based sa average fuel consumption? So check it out, mga Lodi Bros. So yun, ang kagandahan sa Bergman talaga, kahit anong sabihin mo, isa to sa pinaka matipid na motor sa mga panahon ngayon sa kanyang segment, ha, given na ito ay medyo may kabigatan. 112 kilos na to eh. Hindi siya yung katulad ng mga iba na medyo maliliit yung kaha pagkatapos eh, 125cc rin. So itong motor na to may kabigatan, pero alam niyo yun, kaya pa rin niyang ibigay yung maganda-gandang average fuel consumption. So those are the things na naging dahilan kung bakit bumalik ako sa Bergman. From V1 na Bergman Street 125, nag Bergman EX ako. Pero gaya nga sinabi ko kanina, wala namang perfectong machine. So ito lang naman ay mga ilang mga bagay na for me, sana na-improve na lang nila. So unang-una sa lahat is yung engine performance. Okay, wala akong masabi, talagang yung engine nito maasahan. Hindi naman ako nakaranas yung sinasabing ISC issue eh, kahit sa V1 ko never ko naranasan yan. Siguro jackpotan na lang eh. So ang ibig ko lang sabihin dito sa engine, mga Lodi Bros, medyo nabibitin na ako sa speed niya lalo. Nung may V1 pa ako, pumapaloy ng 103, 102. Tapos nung medyo tumagal-tagal, dahil syempre nag-wear and tear na rin yung ating CVT, tapos yung mga bola niya, nagtatap na lang ako ng mga 97 I think, or 98. Pero mabilis pa rin. Pero itong motor na to, nabawasan ng ng horsepower eh. Tapos nabawasan din ng 0.5 na torque. Medyo mararamdaman mo yung epekto niya. Nag top speed na lang ako rito ng, sa pagkakaalala ko, parang 95. Do konti na naman diferensya, pero still nabawasan yung kanyang performance. So sana sana na maintain na lang yung medyo kahit papaano andun pa rin yung may konting tulin.
lalo na naka-design ang motor na to para sa mga long ride. Pero sa torque, halos hindi ko ramdam yung sabi na lang natin yung pagbabago, pero sa speed talaga doon mo makikita. And then isa pa na sana hindi na lang nila binago is yung kanyang fuel tank capacity. Before kasi 5.6, ngayon 5.5 na lang. Kahit pa paano makaka-apekto rin yun sa kanyang range yung mararating niya. Pero I think naiintindihan naman ang lahat yan dahil nga medyo nilakihan yung gulong. Siguro medyo binawasan nila yung space to give way doon sa ating bigger rear tire. Kaya naging 5.5 na lang. So mga lang naman, mga minor lang naman na masasabi kong mga bagay-bagay. And then pangatlo na sana medyo na-improve pa is yung kanyang suspension. Nung una natitigasan na ako dun sa V1 ko eh. Nabanggit ko na rin yan sa vlog ko. Pero ngayon ito nangyari, mas tumigas pa. Mas matagtag pa siya kung ikukumpara mo siya sa older version. Kaya kailangan sundin mo talaga yung yung manual kung ano yung nakalagay na PSI. Pag may angkas ako, dun lang ako nagdadagdag ng konti. Sa harap, ang alam ko 29 PSI eh. Tapos sa likod parang 33 yata. So check nyo na lang sa manual. So may katagtagan talaga ang bagong Bergman EX ngayon. And then isa pa yung nabanggit ko na rin dati, yun pa din, naka bulb type pa rin yung kanyang turn signal light sa harap at sa likod. Although yung kanyang tail light ay LED na, pero hindi pa rin nila ginawang LED yung kanyang turn signal lights both sa front and sa rear. Konting-konti na lang eh, di ba? Total, tinaasan naman nila ng 10,000 more or less ang SRP nito. So sana dinagdag na lang nila, di ba? So the question is, mga Lodi Bros, kapag ito ba isa sa pinagpipilian mo, dapat bang bilihin mo na ang Bergman EX? The answer is, of course, yes, syempre, go na. Yun yun. Yung mga binanggit ko na mga not so good, napakaliit na bagay nun para hindi mo bilihin tong Bergman EX na to. Dahil napakaraming magagandang reasons kung bakit ito ang dapat mong piliin na motor. Unang-una, gustong-gusto ko yung size ng motor. Maxi-scoot na maxi-scoot. Pangalawa is yung comfort. Pangatlo, yung na-improve na instrument panel na punong-puno ng impormasyon. Kahit nga hindi siya liquid cooling system, meron pa siyang engine temperature indicator. And then meron na siyang average fuel consumption. O saan ka pa, di ba? Meron din niyang voltmeter. Marami. Punong-puno rin ng impormasyon yan. Tapos malinaw yung kanyang display. Tapos sobrang tipid sa fuel. More or less mga 55 to 60 kpl. Ang dami improvement. Silent starting system na siya, mas stable na. Tapos yung issue ng lahat noon, hindi man lahat, I mean karamihan, yung sinasabi lang maliit yung gulong sa likod. O ngayon, andyan na. Ginawa ng parehas na size 12 ni Suzuki. And then yung kanyang charging port, USB na, di ba? USB type na. So hindi na kailangan adapter. Tapos longer wheelbase. And then I like the color. Ito ang pinili ko is matte black. Maganda rin naman yung isa, yung glossy na bronze. Kaya lang lagi na lang makintab yung mga motor na pinipili ko before. So sabi ko may iba naman para kahit punas-punas lang, hindi ako mahirapan maglinis. So ito yung pinili ko, matte black. So kung nagbabala kang bumili ng motor na to, I hope na nakatulong ang vlog na to para finally makapag-decide ka. Dahil talagang kapag pinili mo ang motor na to, mag-enjoy at mag-enjoy ka. Huwag ka na lang masyadong mangarap ng top speed. Eh di sana ang binili mo 150cc and above, di ba?
pang-enjoy lang talaga tong mga ganitong klaseng motor, tapos may mga ganyang scenery, di ba? So bagay na bagay ito sa lugar namin dito sa Palawan. So kung nag-enjoy kayo sa video na to at nakatulong, I hope na mag-like, share and subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Salamat sa pagsubaybay, and this has been your bro nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.